Pinagbabato po niya yung mga pako, tapos nagmumura po siya. Ito po mga Kalingap ay isa lamang po sa napakaraming video na nakuhanan po kay Nanay Lita. Ako po ay nasaktan ng mapanood ko ito dahil sa kagustuhan ko po na siya ay mapabuti, mabigyan ng maayos na matitirhan. Subalit, sa likod po pala ng aming pagtulong, kami po pala ay nagiging masama na sa paningin ni Nanay Lita. Ilang beses ko man po ito sa kanyang ipinaliwanag kung bakit namin siya nais ng pabahayan. Ngunit ito pa rin po ang nangyari. Wala daw silbi yung gamit na yun sa kanya. Welcome back po sa ating munting channel. Ngayon po andito tayo sa isang lugar dito po sa Kapalonggana. Marahil nakita nyo na ito sa vlog po natin itong pwesto na to. Baka po familiar po sa inyo ito. At binisita po natin ngayong araw kasi ito po dapat ang una nating pabahay ng mga Kalingap. Kaya nga lang po sa kasamang palad o sa hindi magandang nangyari, ito po ay pinakansel na po natin itong pabahay po na ito. Tingnan po natin. Sa totoo lang po mga Kalingap, ito po ay napatag na nila. Tapos nahukayan na po dito sa gilid. Tapos yung lahat po ng materyales halos nandito na. Sa totoo lang po mga Kalingap, nakita nyo na po itong pwesto na ito. Ayan nga po, may ano na siya. Ito po ay hindi ito pantay no, mga Kalingap. Marahil nakita nyo sa vlog natin dati. Ito po talaga ay paganto, pababa siya. Tapos po ito ay pinantay ng mga karpintero. Pinatag po nila ito. Tingnan po natin dito mga Kalingap. Andito yung ano. Ito pa lang yata yung kahoy na nadala nila dito. Ito pa lang. Labis-labis po mga Kalingap ang aking pagkatuwa noong aking pong mailapit si Nanay Lita sa isa po sa mga tumutulong sa atin. Subalit napalitan po ito ng lungkot nung malaman ko po ito na tayo po palang mga tumutulong ang siyang nagiging masama sa ating mga tinutulungan. Mga Kalingap po yung bakal. Ito yung bakal. Nakilagay po dito yung karpintero natin kalatatay. Tapos nandito po yung semento. Yan na dineliver po nung hardware na pinag-order natin. Kaya nga lang po ito mga Kalingap, ayun nga, hindi na po ito natin maitutuloy. Ay, mahaba po. Yan lang pong iniwan dito. Ah, sige, sige po. Opo. Ah, sige po, salamat po. Opo. Ay, opo, tama po. Ah? Hindi na po tayo kasi ayun po mga Kalingap, ano, wala po sa ating problema, ready na po lahat, katulong po natin ng sponsor. Wala na pong problema, lahat po ng gamit dito, na-order ko na po ito sa hardware. Kaya nga lang po, si Nanay Lita po ay nagkaroon ng problema, no? Nalaman natin, nakarating po sa atin na si Nanay Lita po ay nagagalit sa atin. At sabi po niya, tayo daw po ay nakakaabala po sa kanya. Opo, nakakaabala daw po. At ayun nga po, may clips po ako dito na ipakikita sa inyo. May concern lang din na citizen na kumbaga, na nagtumulong sa atin para malaman natin yung ganitong sitwasyon. At ayun nga po, na sinabi po ni Nanay Lita, nagwawala po siya nung araw na yon. At sabi po niya ay kami daw po yung nakakaabala sa kanya. At kami lang daw po yung may kagustuhan nito na mabahayan siya. At hindi naman daw po siya nangihinuyo dito. Ang sa amin lang naman po mga Kalingap, kami po kasi malayo po dito no mga Kalingap. At yung karpintero hindi po taga dito. At si Nanay Lita po ang taga dito. Nang sa amin lang naman po mga Kalingap, kumbaga kagaya po nun, may kailangan yung karpintero na timba, mai-provide man lang po, baga sana maibigay man lang. Yung pong time na yun, tumawag po sa aking karpintero. At malayo po kami. Ako, umaga po nun, check up po nun ni Dagay. Dapat maalis kami ng maaga. Bumunta pa po ako dito mga Kalingap para lang po magdala ng timba. No, para lang po magdala ng timba. At ayun nga po, nalaman ko nung time na yon na kinukuha po ng mga... At tumawag po ako nung umagang yon kaya sa kapitbahay po ni Nanay Lita, nakikisuyo ako. Napakasabi po kay Nanay Lita na pakiabot po yung mga pako kasi nasa kanya na po yung mga pako. Pakiabot po sana dun sa karpintero. Ayun po, nagalit po siya na dapat daw po karpintero ang kumuha dun sa kanya. At kumbaga inaabala nga daw po siya, parang ganun. Kumbaga po,
alaman din to ng katulong natin ng sponsor. Marami pa po na deserving na tulungan, na ma-appreciate po yung simpleng gantong effort natin katulong ang sponsor. Yun po bagang maka-appreciate po nung ano, nung ginagawa natin na tulong po. Pero siya po ay nagalit po sa atin. At ayun nga po, hindi po nagustuhan din ng sponsor. Unang pabahay ko po dapat ito. Kaya nga lang po, ganito po yung nangyari. Cancel na po ito. At yung lahat po ng materials dito, ito po yung gagamitin natin. Doon po kay Tatay Budoy. Opo, kay Tatay Budoy at kay Mark. Ito na po lahat. Ipapabalik po natin ito doon. At inaasikaso lang po namin kay Miora yung pagpipustuhan po kung may government na ibibigay na lupa. O kung wala naman, ay maghahanap po tayo ng mura lang na mabibili po natin. Nay, ano po bang, kilala niyo si Nanay Lita? Hindi ko rin po, bistado ang ugali niyan. Wala rin po akong ano dyan. Kayo tayo, kilala niyo? Hindi. Dahil hindi naman dayuhan po yan dito. Dayuhan. Diyan mismo ang taga rito. May kapatid daw po yan. Ayun po ko na. So yun po mga kalinga po, nakakalungkot lang kasi kami po talaga sa totoo lang, ako po ay hindi po ako tumitingin din sa views kasi sa totoo lang po kay Nanay Lita medyo less po yung views natin sa kanya, pero okay lang po yun. At kaya po wala man po na tumutulong sa atin na sponsor dito, kaya inila ako na po mismo lumapit sa sponsor para po matulungan kami na mapabahayan po si Nanay Lita at pumayag naman po. Ay, kaya, kasi naawa po kay Nanay Lita na mag-isa lang sa buhay, tapos po ay ganun pa po yung trabaho niya, napakasipag po. Kaya gusto ko sana siya mapabahayan. Kaya nga lang po, kapag ganun naman po siguro na siya, tayo pa po yung nagiging nakakaabala sa kanya, tayo pa po yung parang masama, kumbaga, sa pagtulong na ginagawa po natin, mas mainam po siguro na yun nga, stop na lang po natin. At marami pong deserving din, maraming nangailangan po na tao na talagang deserving din po. No, mga kalingap. So yan, nandito po yung semento, tapos nandun po ibang bakal. Anong naiwalan dito yung maliliit na bakal. Tapos po yung ibang, yung yero kasi nung time na yun, hindi ko na po pinadeliver dito, tsaka yung mga PVC na gagamitin. Tsaka po yung plywood. Ibig sabihin yung plywood po, wala ano? Wala po. Ayun, yung plywood, mabuti na lang, hindi pa po na-deliver. Yan lang po ang nadadala. Ay, mabuti na lang po at para mas malapit po. Tsaka po itong graba. Ay, alin ba yung buhangin na hinakot ito po? Ayan lang? So ito po mga kalingap pa lang pala yung nahakot na buhangin. Sa totoo lang po itong buhangin mga kalingap, ano, nagsita pa po tayo nito ng maghahakot dito na hauler. Kasi yung daan po dito mga kalingap, sobrang taas po nito. Ayaw po yung mag-deliver dito ng iba. At meron lang po ako nakausap na isa, pumayag naman. Kaya nga lang po ay ayun, pina-stop ko na din po muna pagkatapos po ninyang ma-deliver itong buhangin na to. Bumakalingap at baka po ngayon, hindi ko alam kung nandiyan po si Nanay Lita, baka kausapin ko na lang din po siya in person para masabi natin na yun nga. At kami po ay gustong gusto talaga namin siyang tulungan talaga. Kaya nga lang po ay ayaw naman po namin na ito pong katulong natin na sponsor, hindi po ito nila pinupulot pera na ito sa ibang bansa para po itulong lang sa mga kababayan natin dito. Kaya po kumbaga para sa amin po, nakakaya naman po na papabahayan po pala natin ay ganun po yung attitude, hindi naman natin to alam. So kumbaga marami pong pwedeng pagbigyan na deserving din talaga, no? Tara po mga kalingap at kakausapin ko po yung napakabait na kagawad ba kapitan? Yung napakabait po na kagawad dito na nagpahiram po nitong lupa kay Nanay Lita ay kakausapin din po natin ngayong araw para malaman niya po, no? Na ganito na po yung naging decision din ang katulong natin po dito. Dang hapon po. Ay, ito si Nanay. Tuloy po. Sige po. Ay, ito po si Nanay. Siya po yung nakausap natin na nagpahira. Ito po si Mr. Nyo, Nay. Opo, opo. Ito po ang mga kalingap. Nanay, ano nga po? Kalimutan ko po yung pangalan niya. Gina po. Ay, Nanay Gina. Ay, pagpapaalam po sana namin sa inyo. Pasensya na po kayo kasi hindi na po namin maaaring ituloy yung pabahay. Sa totoo lang po, kompleto na po lahat ng gamit. Okay na po yan. Nakuha ko na po sa lahat, sa hardware yan. Carpentero, okay na po. Kaya nga lang po ay nung nakaraang araw na nagsisimula po sila dito,
Nagagalit po sa amin si Nanay Lita na sabi po ay kami daw po ay abala po sa kanya at kami lang daw po ay may kagustuhan nito. Hindi naman daw po siya nangihinuyo dito. Kumbaga kami naman po ay hindi po biro din yung perang bibitawan dito. Katulong namin ng sponsor. Eh kumbaga po ay nakakaya naman na yung pong bibitawan na pera, pinaghihirapan din po sa abroad ng sponsor. Eh mapupunta lang po sa ganun po na yung tumutulong pa po ang masama. Kami po nagpapasalamat kami sa inyo kasi napakabait niyo po nagpahiram kayo ng lupa sana doon. Kaya nga lang po ganun po si Nanay Lita, nagalit po siya, nagwala po eh. Pinagbabato po niya yung mga pako, tapos nagmumura po siya. Wala daw silbi yung gamit na yun sa kanya. Nung nakaraang mga 4 days ago na po yun. Sige na po, wala naman sa akin yung problem. Sige po, salamat po sa inyo. Yan po mga kalingap, si Nanay po yung napakabait na tumulong sa atin sana para dito kay Nanay Lita. At pinaalam lang po natin sa kanya na cancel na po ito talaga. At okay lang naman daw po, wala pong problema. So yun, nagpapasalamat na lang po tayo sa kanya kasi kahit na hindi natuloy nung una pa lang, ay talagang willing siya na magpahiram po ng lupa. So yun po, sige po, salamat po. Salamat po. Tara na po mga kalingap. Mga kalingap, no? Ito po ay isang lesson learned po sa ating mga charity vlogger na dapat po talaga huwag lang tayo magbase dun sa nakikita natin, sa pinakikita sa atin. Dapat po talaga mag-background check din po tayo sa mga kapitbahay, hindi lang sa isa kasi maaaring naninira lang o ano man. Kaya dapat talagang suriin natin na mabuti po, no? Hindi lang po basta-basta kasi hindi po biro yung pera na binibitawan po sa ganito. At nakakaawa naman po ang at tumutulong sa atin ni sponsor kung po ay maling tao lang yung ating mapapa matutulungan po mga kalingap. Yan po. So yun po, ginawa naman namin yung best namin dito po para mapabahayan po ito. Kaya lang yun nga po, ang naging decision na ngayon, final decision is cancel na po ito at ibigay po natin sa mas deserving po. So hanggang dito lang po mga kalingap yung vlog natin for today. Thank you so much po sa inyo lahat na sumusubaybay. So yan po mga kalingap, no.